sa pagpapatuloy ng huwag kang mangamba. Sa pagsulyap sa nakaraan, sa taong 2003 ay pumunta sa bahay ni na Samuel si Agatha. Nadatla niya doon si Fatima at nagpakilala siyang kaibigan ng sundalo kaya pinapasok siya nito. Ipinagtapat niyang nagkaroon sila ng dating relasyon ni Samuel at nang nagkita sila ay mayroong nangyari sa kanilang dalawa. Dagdag pa ni Agatha, hindi daw niya yun sinasadya. Kinuksa naman siya ni Fatima sa kanyang sinabi at sinasadya raw niyang sirain ang kanilang pamilya. Tugon naman ni Agatha, kailangan daw tanggapin ni Fatima na si Agatha at Samuel ang itinadhana para sa isa't isa. Hindi naman maaari ni Fatima kung saan kumuha ng lakas ng loob si Agatha para sabihin ang lahat sa kanya. Meron daw silang anak at kasal sila ni Samuel. Tugon ni Agatha, siya daw ang mas mahal ni Samuel. Sasampalin na sana siya ni Fatima nang ipinagtapat niya na buntis siya. Sa taong kasalukuyan, pinag-uusapan ni na Samuel at ng mga kasamahan niyang sundalo ang ukol sa mga nakalap nilang impormasyon tungkol sa mga rebelde. Nang makita niya ang isa sa mga larawan, inamin niya sa kanyang kasamahan na kilala niya ito bilang isa sa mga kaibigan ni Fatima. Sigurado raw siyang alam ng babae kung ano ang nangyari kay Fatima. Sa Hermoso naman, nagpasalamat si Mira kay Joy dahil sumasama pa rin sa kanya ang dalaga kahit kinagalitan na ito ng kanyang madrasta. Tugon naman ni Joy, wala naman daw silang ginagawang masama. Pareho lang daw nilang gustong tulungan si Hans at nakikita daw niya ang kanyang sarili sa binata dahil parehas daw silang may tanong sa kanilang mga nanay, ngunit ang binata raw ay may sagot sa kanyang tanong. Nang nakarating sila sa bahay ni Hans ay sakto namang lumabas ng gate ang binata. Nagpasalamat ito sa dalawang dalaga sa pagtulong sa kanya. Nang tinanong ni Joy kung ano ang plano nito kapag nakita na niya ang kanyang ina, sagot ni Hans ay sasama na daw siya sa kanyang mommy at iiwan na ang kanyang ama. Sabi naman ni Mira, sana raw ay ginagawa ng binata ang paghahanap sa kanyang ina upang malaman ang totoo at hindi dahil ganit siya sa kanyang daddy at gusto niya itong iwang mag-isa. Alam daw niya na mas madaling magpadala sa galit dahil sinasabi sa kanya ng ibang tao na marapat lang na magalit siya sa kanyang ina sa pag-iwan nito sa kanya. Ngunit sabi ni Mira, alam daw niyang mahal siya ng kanyang mommy. May sasabihin pa sana si Joy nang tinutol na ni Hans ang usapan at inaya na silang hanapin ang kanyang mommy. Sa police station binili ni Chief Alvarez sa kanyang tauhan na kapag nakita nila si Hans ay agad itong ipagbigay alam sa kanya. Nakita niya si Barang sa labas ng istasyon at tinawag niya ito upang tanungin kung nasaan si Mira. Sagot ni Barang, pumunta raw ang dalaga sa isang kaibigan. Nang tinanong ni Chief Alvarez kung Hans ba ang pangalan ng kaibigan ni Mira, kinumpirma ito ng ginang. Tinanong ni Chief si Barang kung saan pupunta ang mga kabataan at sinabi ng ginang na pupuntahan daw nila ang nanay ni Hans na bahala naman si Chief sa kanyang narinig. Habang naglalakad sina Hans, Joy at Mira ay tinanong ng binata ang mga dalaga kung sa tingin nila ay mahahanap pa daw nila ang kanyang ina. Naniniwala naman daw si Mira na tutulungan sila ni Bro. Tila nagdududa si Hans sa sinabi ni Mira ngunit bigla na lang humangin ng malakas at nilipad ang papel na hawak niya. Agad itong hinabol ni Hans at nang bumagsak ito sa lupa ay pinulot ito ng isang ginang. Pagharap ng babae sa binata ay nagulat si Hans dahil ito na pala ang kanyang ina. Tinanong ni Diana ang kanyang anak kung ano ang ginagawa nila sa lugar na iyon at masayang sinabi ni Hans na hinahanap nila siya. Ngunit tila hindi masaya si Diana na sila ay nagkita. Tinanong ni Hans ang kanyang mommy kung bakit siya iniwan ito sa kanyang daddy. Tugon ng kanyang ina, hindi daw pwedeng sumama si Hans sa kanya at kailangan ang bumalik ng binata sa kanyang ama. Nag-ring ang cellphone ng ginang at sinagot nito ang tawag ng kanyang anak na si Darwin. Nagulat si Hans sa kanyang narinig na mayroong ibang anak ang kanyang mommy. Sinabihan naman ang binata ng kanyang ina na kalimutan na daw siya nito at biglang umalis ang ginang. Kininungkahi ni Mira na habulin ng binata ang kanyang mommy ngunit hindi kumilos si Hans. Sina Mira at Joy na lamang ang sumunod kay Diana. Sa gitna ng panggagamot ni Deborah ay dumating si Miguel. Pansamantala nilang itinigil ang panggagamot upang pakainin ang mga may sakit. Lumapit si Miguel kay Deborah at sinabi nitong maparaan ang manggagamot upang mapalapit sa kanya ang mga tao. Sagot naman ni Deborah, nararamdaman daw kasi ng mga tao ang Diyos sa pamamagitan niya at hindi daw lahat ay mayroong ganoong kakayahan, natutuwa daw siya dahil dumarami ang lumalapit sa kanya upang magpagaling. Tinanong nito si Miguel kung kailan daw maipatatayo ang kanyang healing room ngunit sabi ni Miguel ay hindi pa naman daw tapos ang kampanya nila ng kanyang lolo. Hinahanap pa rin daw nila ang may-ari ng lupa para makipagnegosasyon. Dagdag pa ni Miguel kung maaari raw ay isa-isahin muna nila ang kanilang mga problema at saka na lang nila pag-usapan ang tungkol sa healing room. Sinundan ni Mira at Joy si Diana at nakita nilang pumasok ito sa isang bahay.
Habang nagmamasid ang mga dalaga ay nakita nilang sinaktan ng isang lalaki ang nanay ni Hans nang hindi ito maibigay ang kanyang gusto. Paulit-ulit na sinaktan ng lalaki si Diana kaya't nagdesisyon ang dalawa na isulbong na ito kina Hans. Habang tulala si Hans ay dumating ang kanyang daddy at bumaba ito ng sasakyan. Tinanong niya ang binata kung ano ang nangyari at ipinagtapat ni Hans sa ama na nakita niya ang kanyang mommy ngunit pinaalis lang siya nito. Dagdag pa niya, hindi daw niya maintindihan kung ano ang nangyari. Niyakap na lamang siya ng kanyang daddy. Sa gitna ng pangangampa niya ni Miguel ay dumating si Tomas at ibinalita nitong mayroong black propaganda na kumakalat sa social media. Hindi daw niya alam kung sino ang may gawa at ang problema daw ay hindi na kontrolado ang reaksyon ng mga tao. Sigurado naman daw si Miguel na kagagawa nito ng mga tauhan ni Congressman Rebates. Kwento pa ni Tomas, pati daw si Rafa ay nadadamay na sa pangbabash ng mga tao. Nakita ni Miguel ang mga sinasabi tungkol kay Rafa kaya't lalo itong nagalit. Nagmamadaling sinabi ni Mira kay Hans na nakita nila ang kanyang inang ulit sinabihan sila ni Chief Alvarez na huwag nang makialam sa kanilang issue dahil lalo lang daw nagiging komplikado ang kanilang sitwasyon. At tila pa sana si Mira ngunit ayaw na siyang pakinggan ni Hans dahil nakita naman daw nila kung paano siya paalisin ang kanyang ina at may ibang pamilya na ito. Sinumbong ni Joy na nakita nilang sinasaktan si Diana nang kinakasama niyang si Dante at kailangan daw nila siyang tulungan. Nagulat ang mag-ama sa kanilang narinig. Samantala, sa mansyon ng mga adbinkula, sinabi ni Miguel kay Mayor Simon na handa na daw siyang tumanggap ng tulong mula sa mga kaibigan ng kanyang lolo at maaari na raw mag-set up ng meeting ang alkalde. Tinanong ni Mayor kung ano ang nangyari sa paninindigan ni Miguel ngunit tugo ng binata, kailangan daw niyang manalo sa kahit na anong paraan. Dahil kinanti raw ng kanilang kalaban ang kanyang pamilya, makikilala daw ng mga ito ang totoong katauhan niya. Sinigurado naman ni Mayor Simon na kapag nakaupo na sa pwesto ang kanyang apo ay dudurugin nila ang kanilang mga kalaban. Pumunta sina Chief Alvarez kasama ang mga bata sa bahay ni Diana at hinanap ni Jepe ang kinakasama ng dati niyang asawa. Tugon ni Diana, umalis daw ang lalaki at inutusan niyang umalis na rin ang mga ito bago pa bumalik si Dante. Tinanong ni Hans ang kanyang mommy kung bakit hinahayaan itong saktan siya ng kanyang kinakasama, wala na daw kasi itong ibang mapupuntahan, sabi ni Diana. Sila Dante na daw ang pamilya niya ngayon at umaasa lang daw sila ng kanyang anak sa lalaking kinakasama nito. Sinabi ni Hans na kaya niyang protektahan ang inang ulit-ugo ni Diana, hindi na raw sila dapat magsama. Inaya na ni Chief Alvarez ang kanyang anak upang umalis ngunit umalag si Hans at sinisi nito ang ama sa nangyayari dahil wala daw itong kwentang ama at asawa. Ipinaliwanag ni Diana na siya ang may kasalanan sa nangyayari at karma daw ito sa pag-iwan niya sa kanyang mag-ama. Iniwan daw niya sila para sa ibang lalaki. Ayaw maniwala ni Hans sa kanyang narinig ngunit sabi ni Jepe, hindi daw niya sinabi ang totoo dahil ayaw niyang pag-isipan ng binata ang kanyang ina ng masama, alam daw kasi niya kung gaano kamahal ni Hans ang kanyang mommy. Humingi ng tawad ang binang sa kanyang anak at sinabi nitong nawala ang pagmamahal sa kanyang dating asawa dahil naging marupok siya at sumama sa ibang lalaki. Akala daw niya ay magiging maayos ang kanyang buhay ngunit nagkamali siya. Nabaon daw sila sa utang dahil sa sugal at paulit-ulit daw siya nitong sinasaktan. Nakiusap si Hans na sumama na si Diana sa kanila ngunit sabi ng ginang pagkatapos daw ng kanyang ginawa ay wala na siyang mukhang may haharap sa mag-ama. Ayaw na rin daw niyang madamay ang binata sa dulo ng kanyang buhay. Sinumbatan ni Hans ang kanyang ama kung bakit hindi daw nito sinabi ang katotohanan at hinayaan lang niyang paniwalaan niya na may babae ang kanyang ama. Matagal na daw itong gustong sabihin sa kanya ni Chief Alvarez ngunit lumalayo daw sa kanya si Hans at hindi ito nakikinig sa kanya. May kasalanan din daw siya sa nangyari dahil pinabayaan niya ang kanyang mag-ina dahil sa kanyang trabaho. Sinabi nitong tama ang kanyang anak nang sinabi nitong naging sakim siya sa kapangyarihan at nagpakain siya sa kapangyarihan ibinigay sa kanya na dala ng kanyang posisyon. Iyon daw ang dahilan kung bakit nawala sa kanya ang kanyang mag-ina. Niyakap ni Hans ang kanyang ama at humingi ito ng tawad. Lumakap na rin si Diana sa mag-ama at sila ay nag-iyakan. Nakipag-meeting na si Miguel kay Mr. Watanabe. Sinabi nito sa negosyante na simula ngayon ay siya na ang mamamahala sa lahat ng negosasyon tungkol sa business nito. Tutal naman daw ay siya ang mananalo bilang mayor sa susunod na eleksyon kaya't sisiguraduhin daw niyang maayos ang lahat para sa negosyo ni Mr. Watanabe.
tugo ng Ginoo, masaya daw siya sa kanyang naririnig, ngunit base sa huling ilang pag-uusap ay alam daw niyang may alinlangan si Miguel. Tugo ng binata, sigurista lamang daw siya at pinag-isip pa niya ang kanilang gagawin hakbang. Sinabi pa nito kay Mr. Watanabe na makasisigurado itong kapag makakapag-operate ang kanyang negosyo ng walang sakit sa ulo kapag siya ang nanalo. Nagkasundo na ang dalawa sa kanilang usapan. Inaya na ni Chief Alvarez si Diana na sumama sa kanila ngunit nag-alinlangan ang ginang dahil sa kanyang mga ginawa sa kanyang mag-ama. Tugo ni Chief Alvarez, si Diana pa rin daw ang ina ng kanyang anak at hindi daw niya hahayaang maghusa ito. Sinabi ni Diana na pati ang anak niyang si Darwin ay sinasaktan ni Dante, hindi niya raw kayang matiis na makita ang kanyang anak na nagdurusa. Isinama daw ni Dante ang kanilang anak sa sugalan at hindi daw pwedeng umalis si Diana nang wala si Darwin. Nangako si Chief na ipapahanap nito sa kanyang mga tauhan ang bata at ipapakulong daw niya si Dante. Sagot ni Diana, mas mapapahamak lamang daw ang kanyang anak dahil kapag nalaman ni Dante na hinahanap siya ng mga pulis ay mas lalong siyang magtatago at isasama nito si Darwin. Sinabi ng ginang kay Hans na sasama ito sa kanila kapag nabawi na niya si Darwin. Tugon ni Hepe, siya na daw ang bahala sa lahat at siguraduhin lamang daw ni Diana na kasama na niya ang kanyang anak kapag sila ay nagkita sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ibinalita ni Tomas kay Mayor na naisara na ni Miguel ang kanilang deal sa kanilang mga investors. Ipinaalala ni Tomas sa alcalde na lahat daw ng kanilang makinarya ay nakatuon sa pangangampanya ni Miguel. Ipinaalala niya na tumatakbo ring gobernador si Mayor Simon. Tugo ng alcalde, matagal na daw siyang nasa politika at kahit kailan ay hindi pa daw siya natalo kaya hindi na daw dapat mag-alala sa kanya si Tomas. Ipinagbigay din niyang si Miguel ang mahalaga. Dumating naman si Deborah at tinanong niyang muli kung kailan may tatayo ang kanyang healing dome. Tugo ni Mayor, kailangan muna daw nilang pag-usapan ang hatian nila sa kikitain. Kailangan daw kasi ay 60% ang mapupunta kila Mayor habang 40% ang mapupunta kina Deborah. Nagprotesta ang manggagamot at sa tingin daw nito ay parang may maliliit, sabi ni Mayor ay tama lamang daw ito bilang kapalit ng pagtatago niya ng sikreto ni Deborah. Susunod sa huwag kang mangamba. Bumili ng bagong bahay si Deborah at agad naman itong tutugunan ni Mayor Simon. Mamadaliin na rin niya ang alkalde na ayusin ang negosasyon sa lupa ng lumang simbahan. Magtagumpay na kaya sila sa pagpapatayo ng healing dome. Tatanungin ni Joy kay Agatha kung saan nakaliging ang kanyang ina, ano ang sasabihin ni Agatha? Tutulungan ni Namira sina Hans upang mabawi si Diana. Magtagumpay kaya sila sa kanilang pinaplano. Kaya like and subscribe para updated ka. Salamat and God bless.